morning. Grabe yung buhok ko, guys. Hindi maintindihan na yun. I just woke up. And ang aking buhok ay ganito. So, I'm gonna wash it. And tignan natin. Medyo nag-improve na yung curls niya, as you guys can see. Compared to how it was. Believe me or not. Ayan. Kita niyo yan. Ayan. So, today is wash day. Usually, maraming mga video ko napapanood na they don't wash their hair. They don't wash their hair until third day or until fifth day, I think. Hindi ko kaya yun, guys. Nang mangangati yung anit ko. So, usually, I wash my hair every 2 days. Or kapag nag-gym ako, every day talaga. Today, mag-gym ako. But, oh nga no. Gym pala ako. Bakit ako mag-aayos ng buhok? Yan, maplano ko sana, ipakita ko sa inyo kung paano ko inaayos yung buhok ko. Yun, yung mga products na ginagamit ko. Although, hindi pa ito yung final na magiging curly hair routine ko. Ang gagawin ko is, tatry ko muna itong mga products na to, and then, kasi ito lang yung talaga may access ako, guys. Hirap na hirap ako kumanap ng products dito sa Pilipinas sa talagang curly girl friendly. Alam niyo yun? May ganun talagang term. Yes, guys, believe it or not, may term na ganun. Meaning, walang silicone, walang paraben, walang alcohol, yung mga ganyan-ganyan etch or machines na hindi paganda para sa kulot ng buhok ko. Oh, grabe kapal niya, di ba? Ayan. So, usually, yung part na gantong sa tuktok, kadalasan nag-uunap yan kasi pag tinatali, pag matutulog, kasi ayaw naman namin na namin talaga na nakabalandara lang siyang ganyan. So, anyway, yung products na ginagamit ko ngayon, ito lang yung may access ako dahil mahirap nga humanap ng products dito sa Pilipinas na para sa kulot. Merong mga products like, what do you call this? Human Nature there na hindi siya, na wala siyang chemicals na ganito. Kaya lang, wala silang styling gel, wala silang styling cream, yung mga ganito na talagang para sa kulot. So, and they use coconut oil na nag-weigh down sa buhok. Especially kung buhok mo kagaya ng porosity ng buhok. Naman mga ganyan term na sila, di ba? Kung ano man yung mag-work sa akin, baka hindi siya mag-work sa kulot na buhok ninyo. And kasi possible na magkakaiba tayo ng texture and stuff like that. So, depende. It could work, but it could not work as well. So, tingnan natin. I-share ko sa inyo, guys. And yeah. Pero, feeling ko, hindi ko muna hugasan yung buhok kasi kailangan ko talaga mag-gym muna pala. So, intro pa lang to. Mag-gym ako today. And, pagbalik ko, saka ako maliligo and I'll get back. See you guys. Ayan, guys. So, yun. After 48 years, na yung mga ano, ilang oras pa? Since nagising ako, mga 4 hours yun. So, after 4 hours, nakapag-gym na ako, nakakain na ako, nakaligo na ako, pag-makeup na ako, and ngayon, munti ko na malimutan na kailangan kong gawin tong video na to. So, ayan. After shower, usually, hinugasan ko yung buhok ko using Human Nature na shampoo yung Moisture Plus at saka Moisture Plus na conditioner. Or, kapag parang once a week naman yung clarifying shampoo at saka yung, basta na-mention ko na yung before, yung parang treatment, parang conditioner na pang-exchange siya. Parang deep conditioner siya from Human Nature. So, ngayon, dapat pala pinakita ko sa inyo, no? Teka, kunin ko. Ayan! Aray! Ayan. So, clarifying shampoo once a week, and then, Natural Hair Revival Cocoa Mask. Mask pala. Ayan. Once a week din. Ta-da-da! And then, pag nagamit ko na siya, yun sa mga sumusunod na mga wash ng buhok ko, ginagamit ko na ito. Human Nature din siya na Moisture Plus na shampoo and conditioner. So, ito yung ginamit ko today. Kasi nakapag clarifying na ako at saka ito. No, 2 days ago. So, ayun. Anyway, hinihingal ako yung ano, grabe, nagkape kasi ako kanina. So, yung energy ko talaga bonggang-bongga. Ayan, I have Daddy Phil's t-shirt on my head after shower. And kung makikita nyo, medyo dry yung mga ilaw. Hindi na masyado, pero it's medyo dry na siya. Ayan, makita nyo ba?
Ayan, medyo dry-dry na siya. So, ang gagawin ko is I have to re-wet my hair. Antay ko pa yung Denman brush na in-order ko online and feel like, salamat, I feel like it will take maybe a month pa or so. So, gagamitin ko pa rin yung paddle brush ko. Actually, ito nga yung worst. I think hindi dapat ito yung ginagamit. Kasi dapat walang ganito, oh. Yung bilog-bilog sa bristles. Yung gagamitin yung brush sa buhok. Ayan. Okay, mag-alala. Meron dyan may, ano, meron diba beliefs na dapat hindi ka nagsusuklay ng buhok kapag kulot yung buhok mo kasi bubuhagag siya. I believe that as well. Unless, kagaya ko, i-re-wet natin yung buhok ko, no? So, ayan yung guhit. Actually, gawin natin medyo gitna. Para magaganon ko siya later. Magaganon ko, no? Kasi gusto ko talaga yung ma-volume. Yung malaking, yung parang ganyan. Parang afro na siya. Kaya lang yung buhok ko kasi, diba, wavy siya. Wavy lang siya. Hindi siya talagang ultimate curly na curly. But, ayan. Parang bata lang. Flat na flat. Diba, pag sinuklay mo siya, magpa-flat siya. Pero, huwag kang mag-alala kasi meron tayong, ano, tubig. Tubig lang to, guys. So, yun. I-revert natin siya. Hindi ko na siya, anuhin sa, babasain sa anit. Kasi, ano, matagal siyang matuyo. So, hindi to na lang. Gitna at yung ilalim. So, kailangan, ayun, basang-basa siya na. Maririnig na yung tsik-tsik-tsik. Ganyan. And then, scratch natin siya. Ganyan. Bakit tayo nagaganito? Para, sasama-sama yung mga kulot natin ulit. Kasi pag nag-dry siya, kung paano madadry yung buhok mo, ganun siya magdadry. Ano daw? Kung paano yung buhok mo nang basa, ganun siya pag natuyo. So, gusto ko kasi medyo sama-sama. Alam mo, mas define yung kulot. Basta, sabi kasi nila dyan, sa mga kulot, ang friend mo talaga, ang best friend mo talaga is tubig, which is, I believe, also. Kasi ganito ginagawa ko rin sa buhok ni Lily kapag, halimbawa, may lakad kami, tapos medyo buhaghag yung buhok niya. Ang ginagawa ko is, na ano ko siya, binabasa ko yung ilalim. Tapos, ni-scrunch ko siyang ganyan. Gamit yung aking t-shirt. Ayan. So, after natin siyang nariwet and nasuklay, gagamitan ko siya itong Shea Moisture Coconut and Hibiscus Curl Enhancing Smoothie with Silk Protein and Neem Oil. Ayan. Marami akong nakikita sa YouTube na gumagamit nito. Natry ko na siya 2 days ago at saka kahapon kay Sassy. And okay siya. Kaya lang yung gusto kong product na itry is wala dito sa Pilipinas. So, ito lang yung na-order ko. Na-order ko pa to sa ano pa, online, sa Instagram. So, ayan. So, cream. Gaganyan mo siya. And then, ay, apply mo siyang ganyan. Ganyan. And then, scratch. Gusto ko pa nga pa ganito. Sinusuklay pa siya ulit eh. Para talagang yung mga produkto na ano, suklay natin. Ganyan. Tapos gusto ko ginaganyan siya. Ayan. 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 Tapos, scratch. Ayan. Para ma-ano natin yung kulot, ma- ano matawag dito? Ma-influence. Ma-influence. Ma-encourage natin na kumulot siya. Wavy pa lang siya, pero hindi pa siya extremely kulot na kulot. So, kuha tayo ulit ng ganong karaming product din. Ayan. And then, ayan. Hindi pa ito talaga, guys, yung magiging permanent na ano curly hair routine ko, no? Kasi, nag-ano pa lang ako, nag- practice. Alam mo yun, baguhan pa lang ako sa transitioning to natural hair. So, itinan ko pa kung ano pa yung mag-work. Pero so far, okay din naman tong product na to. Meron akong gusto yung John Frieda. Mabibili daw yun sa Priceland sa Australia. And I think they have it din sa States at saka sa Canada at saka sa UK. Pero tinry ko din bumili online. Even sa Amazon, hindi talaga sila nagde-deliver dito sa Pinas. So,
Wala. Nga nga. So, yan. Apply mo siyang ganyan. Tapos, last, gusto ko, I wanna make sure na marami siya sa, hindi mo marami, pero, na-applyan ko dito sa may likod. Hindi ko gusto na maraming-marami nito kasi, guys, oily to eh. May oil siya eh. So, alam mo yun na pag nasa Pilipinas, tapos ma-oil yung buhok mo, diba? Tapos pag pinagpawisan ka, just me, yung marimar. Para may volume. Ayan. Nakailang suklay na ako, diba? At this point, ayaw ko na yan siyang suklayin. And then, hanapin natin yung ating guhit kanina. Saan? After niya, na-applyan ko siya ng gel. Meron akong Diva Curl. Maganda rin Diva Curl. Kaya lang, like what I said, tinatry ko ngayong ibang products na gamitin. Tingnan ko kung ano mas mag-work sa akin. Since we're using this brand, which is Shea Moisture, gamitin na natin yung brand niya na gel. Curling gel, Suffle. So, open lang natin siyang ganyan. And then, ayan yung gel niya. Yeah. I don't think itong gel na to kagaya nung ano, yung mga gel na magagamit na, yung talagang gel na talagang tumitigas yung buhok mo. I don't think so. Pero, ito yung first time na gagamitin ko siya. So, malalaman natin later. So, scrunch lang na ganyan. And then, dito rin sa gilid. Ayan. Parang gagawin ko gaganyan, dadaanan ko siyang ganyan, and then scrunch. Daanan ko siyang ganyan, and then scrunch. Ganyan. Pero usually, napapansin ko na ang freeze ko, freeze talaga. Yung freeziness ng buhok ko, kadalasan sa likod. Kasi diba yun na isasandal mo, yun iiga mo. So, feeling ko kailangan ko siyang dagdagan ng gel. Pagdating sa likod. So, ganyan. Daanan, ganyan, ganyan. Daanan, ganyan. Hindi ko siya totally nahihilahin pababa. Parang dadaanan ko lang siya, ganyan. Ayan. Tapos ito naman sa kabila, dadaanan. And scrunch. Dadaanan. And scrunch. And then, after yan i-apply, hala, hindi tayo nakapaglagay ng leave-in conditioner. So, I have this 100% natural conditioning hair mist. Anyway, spray na lang din natin, konti. Dapat ito bago yung cream. Na-excite ako masyado sa cream. Okay lang yan. Tatry ko na lang mamaya. Siguro pag medyo freezy yung buhok ko, i-apply ko yan siya. Yung pag medyo tuyo na. I'm making this video kasi may mga nag-request, guys, na i-share ko ito sa inyo kasi gusto nilang i-try din na kumbaga na i-encourage yung, ay na parang i-embrace yung kanilang pagiging kulot but they don't know how. So, ayan. Sasama ko yun sa journey ko. Hindi naman ako expert pa and I'm still learning. Pero along the way, i-share ko sa inyo guys yung mga matututunan ko. So, ayan. Tapos na siya. So, ayan. I'll leave it like that. Hindi siya totaling talagang kulot na kulot. As in, like what I said nga, medyo wavy siya. Pero, yan talaga. Habang tumatagal, napansin ko na mas kulot siya ngayon compared dun sa mga nakaraan. Mga unang araw ng transitioning. Mas kulot siya. Believe it or not. Ayan. And then, as much as possible, hindi ko siya gagalawin. Kasi, the more na gagalawin mo siya ng basa, the more na, alam mo yung freezy siya. Medyo freezy na nga sa likod eh. Pero yan, hayaan ko lang yun siya guys. And then I'll get back to you pag tuyo na siya. I'm not sure if mapapatuyo ko siya dito sa Pilipinas. Dito sa bahay. Kasi may lakad ako today. Or baka ilakad ko na lang din siya. Or maybe I should diffuse. Magdi-diffuse na lang siguro ako. Diffuser ko. Try ko. Diffuser is yung kinukonnect siya sa blower. Sa hair dryer mo. And then pangkulot siya. Kasi pag nag-blower ka, tapos kulot yung buhok mo. Bumubuhagag siya ganun. Kasi of course, yung hangin, ganyan ang ganyan. So, pinupush niya yung buhok mo away. But with that, siya, ganyan lang siya. Gentle, very gentle siya sa buhok. Actually, I'll show you. So, usually guys, ang ginagawa ko sa buhok, hinahayaan ko lang siyang air dry. Kumbaga nasa bahay lang naman ako, tas matutuyo siya on its own, gamit yung, ito lang, yung
ng hangin lang na to sa loob ng aming bahay or sa labas. Kaya lang ngayon, sobrang lakas ng hangin sa labas. So, bubuhagag talaga siya. But, for example, for the sake of this video, I'll be using a diffuser. Ito yung diffuser, guys. Natatanggal yan, oh. Ayan. And, kasama to dito sa Dyson na blow dryer ko. Pero, you don't have to have Dyson blow dryer. Merong, alam ko, normal na, alam ko meron ka mabibili ng mga diffuser, ganyan yung itsura niya, na na-attach sa kahit anong klaseng blower or hair dryer. So, you can use that. And, ang gagamitin ko lang is, kita niya, walang ilaw. Ganyan siya pag mainit. Gagamitin ko siya walang init. Marinig niya ba? No heat at all. As in, cool lang yung hangin na gagamitin ko. Kasi, dahil nga, tinatry ko na maging matransition yung buhok ko sa mas healthy at natural, hindi ko siya gagamitin ng heat. So, as much as possible, ayoko nga gumamit ito. Pero para nga sa sake of this video, para mas madali siya matuyo at makita niyo yung effect na niya, gagawin ko siya. Okay? So, huwag kayong magugulat pagkatapos kasi medyo bubuhagagin siya. But, nasa sa yun kung paano mo siya i-style at saka yung buhok ko ngayon, hindi pa siya perfect. Antayin ko pa siya humaba and then I'll get the perfect haircut kasi may layer siya pero makapal yung ilalim. So, mamaya, later on, i-explain ko sa inyo. But, eto lang yung parang first level or first steps ng pagta-transition ko. So, baka gumawa ko ng update after 6 months, tingnan natin kung ano magiging itsura niya, or after a year, yung ganyan. So, eto kumbaga yung parang first ever video with my Anna tungkol sa curly hair ko. And so, ang gagawin ko muna, i-on ko to and then hindi ko ididikit sa buhok ko yung diffuser para lang parang masisil yung labas and hindi magugo, hindi siya mabubuhaghag. And at the same time, and then later on, saka ko siya yung talagang iunti-unti yung ganun. So, yeah. Pa siya totally dry, pero medyo ano na, medyo crispy na. Crispy talaga. As in, medyo crispy-crispy na siya. Ayun nga lang, medyo frizzy siya dito, but that's fine. Parang may ano, frizziness masyado. And then here, gaganyan ko lang siya. And then, ipapatong ko siya sa diffuser like this. Tuyo-tuyo na siya. Ibang, tapos, move na naman tayo sa ibang chunk, like this one. Again, ipapatong mo siyang ganyan. And then, push it up. Like that. So yon, hindi pa siya 100% natuyo, guys. Parang siguro mga 90%. Kasi hindi na kaya ng ano ko, ng powers ko. It ubos na ang oras namin. So, hayaan ko na lang siya matuyo on its own, pero mostly naman tuyo na siya, nagkaka-freeze na nga siya sa kakagalaw-galaw ko. So ayan siya. Ngayon, depende na lang sa akin kung paano ko siya i-ano. Pag natuyo na ito, nang completely, saka ko siya gaganyan-ganyan para mas may volume. Pero sa ngayon ay ako muna siya. Kasi, yan, tira niyo, ginalaw ko lang siya ng konti na basa-basa pa yung, especially dito banda, nag-freezy na siya. Ayan, oh, kita nyo. So, ang plano ko to style it today, ganyan lang ko siya. Lipat ko yung guhit niya. Guhit talaga. Dito sa, ano, mas malapit dito sa tenga instead of sa gitna. Ganyan. Para mas may volume dito sa taas. And then, ayan. Pwede niyang ganyan. Diba? Ang ganda. Or, cute diba? Or, I can put a clip dito. Parang ganyan. Oh. Bata-bataan lang. Ayan. Pwede rin ganyan. Ayan. Oh. Cute!
Tapos kiklip ko na siya dito. Or sa ngayon, okay na muna to kasi hindi pa siya masyadong tuyo. Mamaya ko na lang siya i-style pag yung tuyong-tuyo na siya. You don't have to have a diffuser, guys. Pero malaking tulong din yung diffuser. Kasi nga, ganyan. Pag may lakad, mas mapapadali. Kasi, kung walang diffuser, it will usually take mga siguro 2 to 3 hours para matuyo yung buhok ko. And with diffuser, 30 minutes lang. Yun naman yung dito ko eh. Ganyan lang oh. Diba? Cute! That's it muna, guys. Mamaya, babalik ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya after an hour and then after mamaya, kinagabihan. Okay? Update ko kayo. Lakarin ko muna lahat ng kailangan kong lakarin. And, yeah. I'll talk to you later. Hi, guys! Nag-record na pa. Ayan. Update sa buhok. Ito siya. Yung unat dito, ganyan talaga yan siya. Unat na talaga yan kanina pa. Ito lang yung nakababa kanina. Kaya hindi siya masyadong halata. Tapos kinanyan ko lang siya konti para mas ma-volume. So far, okay lang siya. Hindi siya oily. Tuyong-tuyo na siya, guys. Pero mukha siyang basa pa. And, ayan, hindi siya ganun ka-freezy. Medyo may konti, pero hindi siya ganun ka-freezy. Parang gusto ko tuloy na ano, na ganito lang siya hanggang bukas, hanggang sa susunod na araw. Hindi ko na i-shampoo yung buhok ko bukas. Pero tignan natin kasi itutulog ko pa to eh. Baka pag tinulog ko siya, pagkagising bukas, wasak-wasak na. So tignan natin. Pero so far, so good. I love it. I'm in love. I love it. I'm in love. Ayan. Volume. Ito lang talaga kinainisan ko yung mga unat dito sa unahan. Sa unahan pa talaga sila. Kakaloka. Pero ano yan, pagtagal-tagal din yan, makahasa din sila, makahasa. So, ayan, so far, so good. I guess I love these products na ginamit ko. Still, I want to get my hands on John Freda. Something like that, na products para sa curly hair. Hindi ko alam kung paano. Tatry kong, hindi ko alam. Siguro habang wala pa tayong products na yun, ito muna yung gagamitin ko. But so far, so good. Love na love ko siya. Sa mga magtatanong sa mga curly hair na babae dyan, like me, yung ginamit ko kahapon, you can purchase that at Pinay Curl sa Instagram. Kasi alam ko marami magtatanong. And ayun, it's not sponsored video. This is not a sponsored video. But ayun, gusto ko i-share sa inyo para kung interesado kayo na gawin din ito, hindi kayo mahihirapan like how I was kasi wala talaga akong idea, wala masyadong gumagawa, as in, wala nga talaga gumagawa ng video sa Pilipinas ng pagta-transition ng kulot. And yeah, so wala akong idea. Anyway, that's it for you guys. I hope you enjoyed today's video. Hit like if you like this video. Subscribe if you haven't already. And I will see you guys on the next one. Mwah. Bye. Like, subscribe. Bye-bye. Bye-bye.